Mga kwento ni Thelmo. Hello po, Sir Seth. Ako po si Christopher. Pwede niyo rin po akong tawaging Tupek. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang karanasan nila Lolo noong mga kabinataan pa nila. Nung mangyari ang insidenteng ito, magkakilala na si Lolo at Lola. Kumbaga, ligawan at pamamanhika na lang ang kulang noon. Kaya naman silang dalawa ni Lolo ang mahilig magkwento nito sa amin. Lalo na noong kabataan ko kapag walang kuryente sa lugar namin. Mga kwentong aswang at kung ano-ano pa ang ibinabahagi nila sa amin sa tapat ng lampara. Dito kami nakatira sa Western Visayas, sa barangay kung saan nakatira sina Lolo at Lola. Pero meron silang mga sakahan sa kabilang baryo noon. At yung baryo na yon, puro palayan talaga hanggang ngayon. Doon si Lolo nakatira noong mga binata pa sila. Dahil sa pangyayaring ibabahagi ko ngayon, Sir Seth, nagkaroon ng lamat ang mag-anak nila Lolo noon sa pagitan ng pamilya nila at pamilya ng kapatid ng tatay niya. Paano nangyari yon? Ganito. Kilala noon sa pagiging matapang ang angkan nila Lolo. Matigas at walang kinikilingan, kumbaga. Partikular na ang mga magulang at mga tito niya. May grupo kasing kinasasapian ng mga ito noon bago na lugar sa tahimik at nakabuo ng pamilya. Medyo nahawaan naman sina Lolo Rufino noon. Pero ang kuya nito na si Lolo Joey, ang nakuha nito ay ang pagiging barumbado. Maaga itong nagsolo at naglagalag kung saan saang sitio. Pero ang pinakanagmana umano ng pagiging tigasin at matapang ay ang pinsan nilang tawagin na lang natin sa pangalang Jose. Si Jose ang pinakakakambal dikit ni Lolo Rufino. Magkasama lagi ang mga ito pagdating sa sakahan, sa pangingisda sa sapa, at kung ano-ano pa. Mabait naman umano itong si Jose. Hindi madamot. Pero pagdating sa mga gulo, kapag hinamon mo, hindi ka talaga aatrasan. Kaya marami-rami rin ang nakakabangga nito. Magkakalapit lang ang bahay nila noon. Walking distance lang ang pagitan. Puro sakahan na ang paligid nila at napapalibutan din ng bundok ang lugar at sa kabilang parte ng bundok ay iba't ibang baryo na. Dahil sa kapanahunan nila Lolo, uso na noon ang mga karanasan at kwento tungkol sa mga elemento doon mismo sa lugar nila. Pero kung meron mang kwentong aswang nakakalat sa baryo nila Lolo, sinisigurado nilang hindi tagaroon ang mga yon. Siguro ay napakinggan nyo na sa ibang mga kwentong hindi nantatalo ang mga aswang ng mga kalugar nila o sa kung saan merong nakakakilala sa kanila. Dahil kapag ginawa nila yon sa nakakakilala sa kanila, tapos ay nasugatan o napuruhan sila, pwede silang puntahan sa kung saan sila nakatira. Tawagin lamang ang pangalan nila at mahihirapan na silang pagalingin ang sugat na yon. Ibinahagi din ito ni Lolo. Nabalitaan ni Lolo Rufino noon na nakabuntis ang kapatid niya, yung si Lolo Joey. Dahil sa walang text noon, nabalitaan nila ito sa isang taga-baryo nila na nag-aangkat at naglalako ng mga produkto sa ibang bayan. Mukha daw naghihirap si Lolo Joey noon na akay-akay ang nobya nito at kung ano-ano ang inaalok na serbisyo sa daan. Noong nagkaroon ng tiyempo, si Lolo at ang tatay niya, sinadya nila itong puntahan. Noong una, ayaw pa sana itong tanggapin ng tatay ni Lolo pero
Dahil sa posibleng dadating na apo, kailangan nila itong alukin na bumalik sa kanila. Sagana sa ani at mga pagkain sina lolo noon, kahit simple lang ang buhay at walang pera. Sabi nga ng tatay ni lolo noon, kung ayaw bumalik ng kapatid niya, kahit yung asawa niya na lang, para masiguradong malusog ang bata. Hindi kalaunan, pumayag na din itong si Lolo Joey. Pero hindi yun madalian. Nagbigay sila ng specific na araw dahil may mga aasikasuhin pa sila noon. Si Lolo Rufino na lamang at ang pinsan nitong si Jose ang nag-usap na sumundo sa kanila. Magdadala sila ng kalabaw at kalesa para may masakyan ang buntis. Hindi din kasi biro ang ilang oras na paglalakad noon, Sir Seth. Tsaka kalabaw o baka ang pinakasasakyan nila dati. Hanggang sa ayun nga. Dumating ang araw na sinundo ni Lolo at ng pinsan niya si Lolo Joey. Maayos naman. Kung ano-ano ang napagkikwentuhan nila sa daan. Hanggang sa mabanggit ni Lolo Joey ang isa sa mga rason kung bakit pumayag na din sila na bumalik kila Lolo. Mula kasi nang mabuntis ang nobya niya, natawagin na lang nating Rosing. Palagi nang may gumagambala sa kanila. Gabi-gabi na lang, may mga kumakaluskos sa bahay nila. Mga tunog ng aso, minsan baboy. Inaasahan na yun ni Lolo Joey, kaya lahat na ata ng panangga, meron sa tinutuluyan nila, kaya hindi din makalapit ang mga ito. Yun nga lang, gabi-gabi silang napupuyat, lalo na siya na madalas ay magdamagan siyang umiikot sa paligid ng tinitirahan nila ni Rosing. Hindi naman daw sila makahingi ng tulong sa mga magulang nito dahil itinanan niya ang dalaga. Ganon kabarumbado ang kapatid ni Lolo. Tsaka ito pa, kapag naghahanap ng racket si Lolo Joey at hindi nakakasama si Rosing, merong dumadaan umanong mag-asawa sa tapat ng bahay nila. Palaging binabati ng mga ito si Rosing at nandidilat umano ang mga mata ng mga ito habang nakatitig sa tiyan ng dalaga. Ang masaklap, nagtanong-tanong sila sa lugar. Walang ganong mag-asawa sa kung saan sila nakatira. Ibig sabihin, hindi taga doon ang mga yon. Kaya nga bago pa lumala ang lahat, pumayag na si Lolo Joey na bumalik sa mga magulang nila. Bali hinapon sila sa paglalakad noon pero maliwanag pa naman. Mga bandang alas 4 siguro. Ang tatlo naglalakad habang hinahatak ang kalabaw na may karwahe kung nasaan nakasakay si Rosing noon. Tapos, bigla na lamang nagreklamo si Rosing na humihilab daw ang tiyan niya. Parang gumagapang ang pakiramdam. Tinanong naman nila si Lolo Joey kung kumain ba sila bago umalis. Oo daw. Tsaka may piling ng saging na dala noon sina Lolo. Kung gutom si Rosing, pwede niyang kainin yon. Madagdag ko lang, Sir Seth. Itong si Jose, bukod sa palaging may bitbit silang karit ni Lolo, may nakasukbit din palagi sa likuran nito na makabuhay. Mainam na panlatigo sa aswang o sa mangkukulam dahil sa mahapdi ito at napakatagal umanong maghilom ang sugat ng isang aswang o mangkukulam kapag natamaan ito. Lalo na kung papagalingin ng nilalang na yun ang sugat niya sa pamamagitan ng sarili nitong laway. Wala silang buntot pagi noon kasi wala silang mapagkukunan. Malayo-layo din kasi ang lugar namin sa dagat kaya walang mahingan sila lolo noon. Pero ngayon, meron na kaming buntot pagi. Saglit silang nagpahinga noon bago lumiko patawid ng tulay. At pagkatapos noon nasa mismong baryo na nila sila.
at konting lakad na lang, bahay na. Tapos ayon, bigla na lamang silang tinawag ni Rosing. Lumapit daw silang tatlo. Nakatingin ito sa may kabilang kalsada. Tapos pabulong nitong sinabi sa kanila na ayun ang mag-asawa, yung palaging dumadaan sa bahay. Halatang halata naman umano noon na si Rosing ang pakay ng mga ito. Dahil dun sa lugar kung nasaan sila nagpapahinga, walang masyadong kabayan at wala ding palengke o tindahan na bibilan. As in, daan lang talaga. Alam din nila lolo na hindi taga doon ang mga yon. Bagong mukha kumbaga. Walang patumpik-tumpik na tumawid noon ang pinsan nilang si Jose. Tinanong niya ang mag-asawa kung ano ang sadya ng mga ito sa lugar. Napadaan lang daw. Maganda pa ang ngiti ng dalawang matanda noon. Hanggang sa nilabas ni Jose mula sa pinagtaguan nito sa likod niya, ang makabuhay. Inabot ito ni Jose sa mga yon at ang sabi nito, hawakan niyo nga. Dito na biglang sumimangot ang mag-asawa. Sobrang sama makatitig ng mga ito at pagkatapos ay tuloy-tuloy nang naglakad ng mabilis at walang lingon-lingon sa kanila. Kasabay nun, nawala na rin ang paghilab ng tiyan ni Rosing. Nakauwi naman sila ng maayos, Sir Seth. Yun nga lang, nagkakaroon pa rin ng pagkakataon na may mga tik-tik at kung ano-anong huni ang naririnig pag sumasapit ang gabi na siyang kinakahilab ng tiyan ni Rosing. Hindi sila nauubusan ng kamangyan noon, kaya hindi din sila nagsasawang magsiga gabi-gabi. Ang akala nila noon, magiging maayos lang ang lahat. Kumbaga, nagkataon lang na hayok sa buntis ang ganitong nilalang. Pero hindi nila inasahan ang mga sumunod na nangyaring, masasabi ni Lolong, isang trahedya. Isang gabi noon, nagdesisyon si Lolo Rufino at ang pinsan nitong si Jose na pumunta ng Sapa. Mas kinaiigihan kasi nilang manghuli ng isda ng gabi dahil mas lantad umano ang mga ito. Ang ginagamit pa nila Lolo noon ay sibat na gawa sa bilog na sanga ng bayabas at may matulis na bakal sa dulo. May mga nahuli na sila noon. Maayos naman ang pagtampisaw nila at pagsibat sa mga nakikitang mga isda. Bali dadoy ang tawag sa amin ng mga isdang nahuhuli nila doon. Pati palakang bukid, nanghuli na rin sila dahil nandun naman sa Sapa ang mga ito. Maya-maya pa, bigla na lamang silang nakarinig ng tunog ng isang baboy sa paligid. Napaikot ng tingin noon sina Lolo Rufino at si Jose. Imposibleng pakawalang baboy ito. Walang nag-aalaga ng baboy malapit sa kanila. Dahil sa nakakaramdam na ang dalawa, nagparinig itong si Jose. Insan, parang mas gusto kong malibat ng baboy ngayon ah. Sabay tanggal ang nakasukbit niyang makabuhay sa bewang. Si Lolo naman, bukod sa sibat, yung lagi niyang sukbit na karit ang nilabas niya. Hindi nila mahanap ang direksyon ng tunog noon. Paiba-iba, palipat-lipat. O baka naman, hindi lang ito nag-iisa. Dito na nila napagdesisyonan na hanggang doon na lang ang panghuhuli nila. Hanggat maaga pa, uuwi na lamang sila. Mabilis na naglakad sina Lolo Rufino noon. Binabaybay nila yung gilid ng Sapa papunta sa pinakadaan pa uwi sa kanila. Walang ano-ano. Naramdaman na lamang nilang magpinsan na parang tumahimik yung paligid.
Maingay ang mga kuliklig habang naglalakad silang pauwi noon. Pero doon, biglang tumahimik lahat. Tumingin naman sina Lolo sa taas pero walang lumilipad. Kaya sa tingin nila, aswang na lakad ang sumusunod sa kanila. Uri ng aswang na siyempre hindi nakakalipad. Naglalakad lang. From the term lakad. Yun nga. Pero dahil pasalubong sa kanila ang hangin noon, naaamoy nila sa bandang unahan nila ang amoy ng mga tiyangaw. Alam niyo na siguro mga kagiliw, palatandaan ang amoy ng insektong ito kapag may mga ganitong nilalang sa paligid. Ramdam umano ni Lolo noon yung pagtayo ng mga balahibo niya. Andun na kasi sila sa lahing tigasin pero ito ang posibleng magiging unang inkwentro niya sa mga ganito. Pero itong si Jose, itong pinsan niya talaga ang pinakatigas sa kanila. Tigas as in matapang ha. Pinahawak nito kay Lolo ang lagayan na may huli nila. Bit-bit niya yung sibat sa kabilang kamay at yung makabuhay at kawit sa kabila. Wala itong takot na naglakad pa diretso hanggang sa makarating sila sa pinaka main road nila pa uwi. Habang bumabaho ang paligid, unti-unti nilang naaaninag na sa bandang akyatan papunta sa daan, merong nakaabang sa kanila. Kapag malayuan daw, parang ordinaryong aso ang mga ito. Pero habang papalapit ng papalapit sila Lolo noon, hindi na nila maintindihan ang itsura ng mga yon. Korting asong payat ang pangangatawan. Pero ang mukha, medyo may kahabaan na parang may sadaga. Namimilog ang mga mata at yung mga buhok nila sa katawan eh, hindi pantay-pantay. Parang nalalagas daw. Sabi ni Jose noon kay Lolo, "Insan, dumikit ka sa akin. Binabagat tayo." Nagkadaga na daw sa dibdib si Lolo noon. Pero si Jose, buong-buo pa rin ang boses. Dagdag pa nito, "Pambulag lang yung nakaharang insan. Nililin lang nila tayo. Pag sinabi kong yumuko ka, yumuko ka." Nung halos ilang dipa na lamang ang lapit nila sa mga aso na yon, Sir Seth, biglang sabi ni Jose na, "Rufino! Yuko!" Pagkaupo umano ni Lolo Rufino, imbis na sa kaharap na aso hinampas ni Jose ang hawak na makabuhay, patalikod niya itong winasiwas nang walang tingin-tingin. Kasabay noon, yung matinis na iyak na nanggaling sa kung sinong tinamaan niya sa likuran. Pagkalingat nila doon, tumambad sa kanila ang isang babae at isang lalaki na kung hindi sila nagkakamali ay ang mag-asawang sumusunod kay Rosing. Parang pusang nagbabaga umano ang mga mata nito. Hawak-hawak ng lalaki ang babae, habang ang babae namimilipit sa sakit habang pinupunas-punasan ang braso niya. Tinutok ni Jose sa kanila ang daladalang sibat. At ang sabi nito, "Aalamin ko kung saan kayo nakatirang mga hayop kayo. Nagkamali kayo ng pinupuntirya. Kapag naulit pa to at nasugatan ko ang isa sa inyo, pupuntahan ko kayo sa inyo para hindi nyo na magamot ang mga sarili nyo." Hindi umano nila mapaliwanag ang mga sumunod noon. Bigla na lamang nakaramdam si Lolo Rufino at itong pinsan niya ng malakas na pagtulak. Yung sa akyatan nila sa main road, sa pagitan kasi noon eh, parang malaking kanal o irigasyon. Wala umanong tubig noon doon at madamo pa. Doon sila tumalsik at nahulog. Nagkatapyas ang balat ni Lolo noon sa daliri
dahil sa hawak na karit. Natapon yung huli nila pero nakuha naman nila ito, maliban sa ilang palakang bukid. Pagkaakyat nila pabalik, wala na ang mag-asawa. Gigil na gigil umano si Jose noon. Gustong gusto niyang makabawi sa mga ito. Nalaman ito ng mga magulang ni Lolo Rufino at Jose. Pinagsabihan sila na huwag na munang maglalabas, lalo na kapag gabi. Mukhang napag-iinitan na rin sila ng mga nilalang na yon, lalo na at hindi pa nila alam kung saan nakatira ang mga ito. At isa pa, walang kahit anong anting-anting o agimat sila Lolo noon. Pinagalitan pa umano si Jose noon dahil nagpupumilit ito na hanapin ang lugar ng dalawa. Pero saan sila magsisimula, diba? Umabot din ang buwan na tahimik ang pagbubuntis ni Rosing. Inisip nila na hindi na babalik ang mga gumagambala sa kanya. Pero hindi nila inakala ang mga sumunod na nangyari noon. Kakatapos lang ng anihan, kalbo na yung mga palayan noon at wala na ding masyadong mga tao sa bukid dahil matagal-tagal pa ang susunod na cropping. Ang mga taga doon na lang ang mga tao. Napadaan noon si Jose sa kanila, kina Lolo, isang hapon. Parang nababaliw umano ito na patingin-tingin sa paligid. At ang sabi niya, ingatan umano si Rosing dahil nakita niya na naman ang mag-asawa na umaaligid. Siya na daw ang bahala. Tinanong pa ito ni Lolo Rufino kung saan ang punta nito. Pero parang wala umano ito sa katinuan ng umalis. Inakala naman nila na uuwi lang dahil pauwi ang direksyon nito. Kinagabihan, pumunta ang tito ni Lolo Rufino sa kanila, tatay ni Jose. Hinahanap niya ang anak niya. Ang huling paalam lamang nito sa kanila noong hapon na yon ay may hahanapin lang. Sukbit ang karit at ang makabuhay. Ang akala nga niya ay kasama si Lolo Rufino. Bago umalis ang tatay ni Jose, nagsabi pa sila Lolo noon na tutulong sila sa paghahanap. Sila nang bahalang didiretso sa bandang Sapa. Baka andun lang at nanguhuli ng isda. Yun nga lang, hindi sila nakaalis nung gabi na yon. Bago pa man sila magsimulang maghanap kay Jose, sumakit na naman ang tiyan ni Rosing, na noon, halatang halata na yung laki. Kung ano-ano na ang kalabog na naririnig nila noon sa paligid, pati ang lampara nila sa loob ng bahay, kapag binubuksan nila, kusa na lamang umanong namamatay ng walang dahilan. Yung tipong parang may umiihip na hindi nila nakikita. Pinasuot nila ng itim na damit noon si Rosing para maitago ang pagbubuntis nito. Nagsisilbing pambulag ito sa mga aswang para hindi nila mahalata ang laki ng tiyan ng isang nagdadalang tao. Si Lolo Joey at ang nanay nila ang nagbabantay kay Rosing noon. Si Lolo Rufino at ang tatay niya umiikot sa labas. Wala silang nakita. Kapag nasa magkabilang pader sila, nasa isang pader naman ang kaluskusan. Kahit na nakasalang na sa apoy ang asin at makabuhay noon, tila bang napaka-agresibo pa rin ang nilalang. Ilang oras silang ginampala ng mga ito. Inabot sila ng madaling araw noon, bago nagkaroon ng katahimikan. Ang tingin nila Lolo noon, nasalisihan lamang sila. Kasi nga, di ba, bukod sa naghahanap ang tatay ni Jose noon dito sa pinsan nila, eh sila naman, nangakong maghahanap doon sa may Sapa. Pero hindi na nila nagawa dahil sa pag-aligid ng nilalang na ito kay Rosing. Eh alam nga namang iwan nila yung buntis. Doon kasi sa Sapa, Sir Seth, doon nakita ang katawan ni Jose. Walang buhay.
meron itong tapyas na balat sa kaliwang braso. Hindi wakwak ang katawan pero sobrang nanlalaki umano ang tiyan nito. Pero payat na payat ang iba pang parte ng katawan na akala mo nanuluyo. Yung tipong nagkaroon ng biglaang malubang sakit. Wala din umano itong kadugo-dugo sa katawan. Yung karit at makabuhay niya, hindi makita. Pinatingnan pa ang katawan nito sa manggagamot. Talagang malakas lang daw ang nakabangga ni Jose. At isa pa, noong mga nakaraang araw nga na yon, napapansin nilang nagbabayan-bayan itong pinsan nila. Nakikisabay sa mga kalesa na sa tingin nila lolo noon, gusto talagang hanapin ang mag-asawa kahit na sinabihang tigilan na. Pero ayun nga, napakatigas talaga ang ulo. Posibleng lalong pinag-initan pa ito dahil sa paglatigo nito sa babae. Tapos ay pinagbantaan pa niya. Meron ding nagsabi noon Sir Seth na hindi aswang nakapatay kay Jose. Baka din may nakainitan ito noong araw ng anihan. May mga nag-aani kasi sa lugar nila noon na kasama lamang sa inuutusan at hindi talaga taga doon. Hindi din inalis ang posibilidad na tao ang mismong pumatay sa pinsan nila lolo. Hindi pa doon natapos ang lahat. Ilang araw lang matapos ilibing si Jose, wala pa umanong imbalsa mo noon. Bigla na lamang nagdugo si Rosing. Nung nagpatawag sila ng hilot, wala nang laman ang sinapupunan niya. Kapiraso na lamang ng inunan ang nandun. Pero ang katawan ng bata, wala. Ang hayok ng mga aswang na yon. Nakadalawang biktima sila sa pamilya ni Lolo. Sunod-sunod na yon, nagkagulo na ang mga magulang nila Lolo Rufino at ni Jose. Nagkasisiyan ng nangyari. Muntik pa umanong magpang-abot pero hindi naman nakialam sina Lolo noon. Sila pa yung nagpigil sa tatay nila na huwag nang palakihin. Ilang taon din silang nagkairingan at nagpapahapyawan. Nagkabatilang umano ang mga ito noong nagkaroon ng sitwasyon sa lugar nila na para bang wala na silang choice kundi magkampi ulit. Nagkatuluyan naman si Rosing at Lolo Joey pero hindi na sila nabiyayaan ng anak. Nag-asawa si Lolo at Lola, lumipat sila sa tabi, yung tawag sa kabilang baryo kung nasaan kami ngayon. Biniyayaan sila ng limang anak, pangatlo si tatay. Yung pang-apat, yun yung inampon nila Rosing at Lolo Joey. Nung tanungin ko si Lolo kung bakit hindi na nila hinanap ang mag-asawa, talagang mahirap daw hagilapin. Tsaka dito din nila natutunan na hindi lahat nadadaan sa tapang. Magagamit mo ito sa pagprotekta sa mga mahal mo sa buhay pero posibleng ang pagiging tigasin din ang posibleng magdadala sa'yo sa kapahamakan. So what's up mga kagiliw? Maraming salamat po sa pakikinig. So okay na tayo. Pasensya na. Magkakasunod ata na aswang kanina, aswang compilation ngayon, aswang naman. Pero bukas multo tayo. Isang agency sa isang probinsya. So madako naman tayo sa shoutout request mga kagiliw. So mga gustong magpa-shoutout, message nyo lang sa Facebook page, Instagram, email na nasa description ng ang story natin. Iwasan natin yung shoutout request by a comment section dahil hindi natin sila ina-acknowledge, okay? So ito na. Unahin ko na yung mga monthsary sa Centennial natin. New member, hello sa iyo. Maraming salamat, Regan Simon. Thank you. Happy 1 month sa iyo. Maria Teresa Lacerna.
Happy 2 months, Josephine Humaway. Belated happy birthday, ma'am. Happy 2 months din kay Lovell Gay, Painaga Noah. Happy 4 months, Ma'am Ligaya Punay. At happy 8 months, Ma'am Mishika ko. Shoutout din sa mga nag-message sa atin. Happy birthday, Ma'am Kim... Happy birthday, Kim Binag. Happy birthday sa'yo. Maraming salamat. Enjoy your day. Shoutout din kay Vincent John Umawing, silent listener from Quezon City, from Mel Umawing. Shoutout po sana next story na ibabahagi mo sa aking asawa na si Cedric Matias at anak na si Zane Kyler Matias. Sabay-sabay kaming laging nakikinig sa bago mong kwento, bago matulog sa gabi. PJ Malate. Thank you. Solid fan mo ko dahil sa way ng pag-narrate mo, Nax. Naway gabayan ka lagi ng itaas at patuloy na magbigay ng mga di matatawarang kwento na nagbibigay ng hilakbot sa amin. Yan. Russell nga po pala ng Seattle, Washington. Maraming salamat sa iyo, sir. Happy birthday, Elijah Jade Iverson. Hey po, boss. Shoutout po, Century Pacific Food Dairy Division. Ano ba to? Department. Accounting Department from Lay. Salamat po. Thank you din. From Ma'am Lisa Cantaliejo. Sir, first time ko magpa-shoutout. Pa-shoutout sa mami ko, kay Mami Doris Cantaliejo. Birthday niya ngayong March 13. Belated po. And siya rin yung nagsabi sa akin na makinig sa mga horror stories nung inabot ako ng lockdown dyan sa Pinas last year. Thank you, your best. Thank you. Kay Rich May Encho Esclada, pa-shoutout po sir sa nanay ko na si Susan Seria Encho. At sa mga kapatid ko na sila Jason, as in Jason, Kim J, Edson J, Mark, and Allen Encho na palaging nakikinig sa kwento niyo po. Maraming salamat. Thank you din po. Kay Adam Nicolay Pesquera, pwede pong pa-shoutout naman sa next story niyo, Adam Pesquera. Tapos pasali na din Katelmo Eric Santos. Uy, singer. Birthday kasi niya. Happy birthday, Eric Santos. From Ashton Soriano, sir, pa-shoutout ulit. Please, happy Mother's Day for all mommy in UK this coming Sunday. Thanks again. Thank you. Shoutout din kay Simply Jesse, kay Juan Rodrigo Gura. Sir, more power sa channel mo at stay safe. Pa-shoutout sa lahat ng katrabaho ko, especially family ko, Gura family, mabuhay. Thank you din sa inyo. From shoutout kay Mon Zinc. Kay Angelo Bautista, birthday ng mom ko na madalas nakikinig ng mga kwento mo. Paisang video greet naman dyan, Lodge. Matutuwa ng sobra yung Lodge. Please, sana mapagbigyan mo. Happy birthday, Mariepas Masinda. Name niya, Lodge. Angelo Bautista. Hello, Ma'am Mariepas Masinda. Happy birthday sa'yo. Enjoy your day. Ipasan nyo na to. ganda nga, Sir Seth. Miss na po nila yung shoutout nyo. Sana shoutout po. Imaginative Garment, nag-aantay nakikinig. Ate Merly, Ate Gina, Ate Lina, Ate Vanji, at Alvin. Sa mga GC, sina Berna at Erma. Trimmer na si Cyrus at Ate Grace, may dumaang motor. Sa kasama ko sa Tabasan, Kuya Melvin, at special mention po sa aming buting boss na sina Sir Mike at Ma'am Juliet. Maraming salamat po. God bless. Chris Lubrego. Ayun lang mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Happy Sunday.